So ayan, good morning mga ka-idol. Bali, nandito tayo ngayon sa ano, paalis na naman tayo mga idol. Pupunta tayo ngayon sa Manila. Ayan, ang araw natin ngayon ay Martes. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo ng buo yung biyahe namin. Papunta rin sa pupuntahan namin lugar. And may mga madadaanan tayong mga lugar. Ayan, so maganda yung vlog natin ngayon dahil maganda yung araw, sikat ng araw. Hindi kagaya last time na talagang madilim, makulimlim dahil may mga bagyo kasi nung time na yun. So ngayon, napakaganda ng sikat ng araw. Ayan, mga ka-idol, mga kakwentuhan natin dyan. Alright, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dinadaanan natin, yung mga lugar-lugar. So, ayan, bayanan natin yung mga susunod natin na ano, video. Ayan. A few inches later. So ayan mga ka-idol, dito mag-start yung ating journey. Ayan, yung video natin. Maluwag pa pati yung kalsada dahil maaga pa lang ngayon. Alas 6 ng umaga. Ayan, hindi pa siya ano, traffic. Isang buong biyahe, i-record natin, i-vlog natin mga katuntuhan, mga ka-idol. Titignan natin kung ilang oras bago kami makarating doon sa pupuntahan namin. Para matansya natin na from Laguna to Manila. Ayan, kung ilang oras dadaan tayo sa Skyway mga kakwentuhan. Ayan, mga ka-idol. Gaano kabilis yung ating biyahe. Right, napakaganda ng sikat ng araw mga ka-idol, mga katwintuhan. Ayan. Ayan. Napasalamat tayo palagi sa Panginoon na ayan, binigyan tayo ng isa na namang magandang umaga mga katwintuhan. So, yun po yung wag nating kalimutan mga katwintuhan, mga ka-idol, yung magpasalamat sa ating buong may kapal. Hindi lang tayo nagpapasalamat mga ka-idol kung meron tayong mga natatanggap na mga pagpapala. Hindi. Talagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Yung nagigising lang tayo sa umaga mga ka-idol, mga kakwentuhan, isang blessing na galing sa Panginoon yun. Kasi alam naman natin, sa panahon natin ngayon, talagang ang daming hindi na nagigising. O di kaya, daming tao ngayon nagkakasakit. Pero kung ikaw, hindi ka nagkakasakit, kung yung pamilya mo hindi nagkakasakit, ayan, pasalamat ka sa Panginoon. Praise God. Alright? Ayan mga kakuntuhan, ang sikat ng araw, napakaganda. Ayan. Ayan, La Consolacion. School po yan na nabuhan, private school dito po yan sa Laguna, sa Piñar. Bigyan din tayo mga ka-idol, mga kakwentuhan, dahil yung mga last time ng mga video natin talagang inuulan tayo. So ngayon talagang ayan, praise God, talagang maganda ang sikat ng araw. Mapapakita natin sa inyo yung mga lugar, mga magagandang lugar na madadaanan natin papunta ron sa pupuntahan namin mga kakwentuhan, mga
idol. So, panoorin nyo lang yung video na to ng buo. Nang sa ganun makita nyo mga kapintuhan, mga ka-idol, yung ano natin. So, ayan, sa mga baguhan pa lang na magbablog, kagaya ko, make sure mga ka-idol na pag nagbablog tayo, lalo sa mga mataong lugar, ingatan lang natin yung gadget natin, yung cellphone natin. Kasi baka mamaya, hindi natin na mamalaya na upload na pala. Alright? Idol, malapit na tayong pumasok sa expressway, South Luzon Expressway. Papasok na tayo mga ka-idol sa probinsya ng Cavite. Ayan, Cavite na po ito mga ka-idol. Idol, liliko na tayo dyan. Papasok na yan mga ka-idol sa South Luzon Expressway. So as of now, mula doon sa pinanggalingan natin hanggang dito, naka almost 7 minutes na po tayo mga ka-idol. Naka 7 minuto na tayo. So ayan. Pero pag mga rush hour, yung mga talagang labasan ng mga sasakyan, siguro aabutin tayo mga doble. Naka 15 minutes, gano'n. So dahil maaga pa, konti pa lang talaga yung sasakyan, 7 minutes lang dito na tayo. So, napapusok na tayo sa South Luzon Expressway. Ayan mga kapintuhan. Alright, dito talagang mabilis na yung takbo natin dito. Ayan. So bali mga kapintuhan, itong dalawang lane na to na nasa harapan natin, yung outer lane na ito, ang takbo lang dapat talaga rin 60 lang sa dalawa. Tapos yung dalawa naman, yung kasunod, yung gitna na yan, ang takbo dyan 80. Tapos yung doon sa loob, yung inner lane na tawag, doon ka mga kapintuhan 100 ang takbo, pwede doon. Tapos doon sa dalawang inner lane na yan mga kapintuhan, hindi po pwede doon ang bus. Bali yung mga pods lang, ayan, mga four wheels lang, overtaking lane. Ito mga kapintuhan,
ba? Andito po pwede rito ang bus. Sumali doon na sa dalawang lane yung mga bus. Bus, tram, ayan. So, ito mga kapwento at nasa 100 na yung takbo natin. Sa expressway kahit sa gilid tatakbo ka ng isang daan yung sa gilid yung dalawa sa lap sa gilid 60 lang po dyan itong nandito sa tabi natin 80 kilometer per hour tapos dito naman sa atin 100 itong pinamalbay natin kayo.
talaga siya, no? Ito, bawal yan, no? Mga kapitua. So, babalik din siya. Alright. So, ito mga kapitua, paakyat na tayo. Sa Skyway. RFID yung ginagamit ng yung sasakyan ng company. Ayan, dire-diretso tayo mga kakwentuhan. Ganun ang kagandahan mga kakwentuhan sa RFID na hindi ka na kailangan, kaya wala na rin masyadong traffic talaga kasi wala nang ginagamit na cash, puro ano na lang RFID na halos ang lahat. Kasi bawal ka rin, bawal din pala rito umakyat pag wala kang RFID mga kapintuan. Wala nang cash dito sa Skyway. Doon sa baba, sa expressway sa baba, meron. Pero dito sa Skyway, hindi ka na po pwedeng umakyat dito kung wala kang RFID. So kung aakyat ka rito na wala kang RFID,
mapupwersa ka mga kakwito at mga ka-idol na magpakabit ng aring IP. Oo. So kung halimbawa galing ka ng probinsya, madalang kang pumarito sa NCR sa Manila, let's say for example, galing ka ng Bicol, luluwas ka ng Pamaynila, bibihira ka lang naman pumunta, yan. Doon ka na lang sa baba dumaan mga kakwituan. Hindi ka po pwede rito sa taas. Kasi pag dito sa taas, automatic, kakabitan ka ni sticker, bibili ka. So kung minsan mo lang naman siya ginagamit, nabawa, once a month ka lang naluwas, ayun, doon ka lang sa baba. At least, doon naman sa baba, ano na rin doon, kumbaga wala na rin siyang traffic. Kasi bawas na rin yung mga sasakyan doon. Ang mga makasama mo na lang doon, mga makakasabay mo doon sa baba is yung mga bus. Bus, truck. Pero yung mga kotse, bawas na, hindi na siya gaano karami doon sa ilalim. Unlike before, na hindi pa siya nagrarun yung stage 3 na yon, talagang siksikan doon. Minsan pa nga, noon, naluwas kami. Inaabot kami ng 2 oras sa biyahe mula Binyan to Santa Cruz, Manila. Tapos nung ginagawa mga kakwintuhan pa yung stage 3 na yan, naranasan namin, bumalik kami ng Laguna. Sobrang traffic, inabot kami ng 10:00 ng gabi. Umalis kami doon sa kinalalagyan namin ng 3:00 ng hapon. Nakarating kami ng Binyan, 10:00 na ng gabi mga kakwintuhan. Ganun yung naranasan namin dyan. So, talagang sobrang traffic. Pero ngayon, dahil ano na siya, gawa na siya, wala na, hindi na natin nararanasan yung mga ganon. Halos wala na 1 oras mula Santa Cruz, Manila, hanggang Binyan na po yun, wala na 1 oras. Ganon siya kabilis. Kaya ganon siya ka-helpful, na malaking tulong talaga yung, ano, yung skyway na yon. Pasukan natin, hindi siya nagsara kasi pagkain siya, kumbaga essential yung products namin. So bali, hindi kami naapektuhan ng lockdown talaga. So bali, nung time na yon, 2020, lumuluwas pa rin kami ng Manila. Siyempre, may pangailangan pa rin na ang company dahil tumatakbo nga yung company. Talagang tuloy pa rin kami sa pagluwas nung time na yon. Mga kakwintuhan, kwento ko lang sa inyo, no? Napakaluwag na kalsada at that time. Kasi nga, lockdown, iilan lang talaga yung nakakalabas, mahigpit, may mga checkpoint.
yung mga nakakalabas, yung mga essential workers lang talaga. Napakaluwag mga kakwintuhan. Walang dito, wala. Iilan lang yung tumatakbo rito. Minsan nakasabay lang namin dito. Madalas yung mga ambulansya, ayan. Yung mga essential lang talaga. Pulis, yan, sasakyan ng pulis. Ayan. Yun lang, nung time na yun, talagang napakaluwag. So, bali, ito pala mga kakwintuhan. Nandito tayo sa airport. Airport na yan mga kakwintuhan dyan. Airport. Ninoy Aquino International Airport. Sa mga gustong pumunta ng Manila, yung mga kababayan natin, mga galing sa probinsya, Mindanao, Visayas, ayan, Ninoy Aquino International Airport. Ayan, Naiya. Ayan, mga kakwintuhan. Extra lang po yung mga kakwintuhan. So, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Yun nga, no? Talagang kahit dun sa may party sa amin, talagang walang galawan, walang kasasasakyan. Talagang asarap bumiyahe nung time na yon. Kasi ilan lang yung tumatakbong sasakyan. Tapos, alam niyo mga kakwintuhan, dahil nga wala masyadong sasakyan, sarado yung mga ibang kumpanya, yan, yung mga hotels. Alam mo mga kakwintuhan, walang pollution nung time na yon. Ang liwa-liwanag dito sa parting ito, ito ngayon kasi, dahil nga bumabalik na, talagang kahit paunti-unti, talagang nag-normalize. Hindi naman talaga totally normal, pero unti-unti, nag-a-adjust na. Kaya tingnan mo, talagang makapal lang pollution. Ayan, no? Yung kamay nila, ayan. Nung time na lockdown na yon, napakaliwanag dyan. Wala ka makikitang pollution dyan. Ayan, yung parting yan dyan. Nakikita na natin yung mga bundok-bundok doon na side yun, eh, nung time na yun. Yung mga bundok-bundok dyan, yung Tanay Rizal, yan, alaw na natin yun. Pero ngayon, dahil yun nga, nakakabalik-balik na mga tao, talagang, ayan, kapal na naman ang pollution sa Maynila. Kasi at that point, wala rin mga jeep. Yan, talagang konti ang sasakyan. Kaya wala rin pollution noon at that time. Kumbaga, nalinis din yung ating nakabawi-bawi din siguro yung ating Mother Earth, yung kalikasan natin. Kasi wala pollution eh. Kumbaga, alam naman natin na sa ngayon sira yung ozone layer na natin dahil sa pollution na ginagawa natin mga tao. Tayo rin ang gumagawa niyan eh. So, nakakabawi-bawi siya. Ayan, oh, hindi na halos natin tanaw yung ano, dahil sa makapal na mga, ano, pollution. Windia na po tayo, mga kakwintuhan. Ayan, Windia. Oh. Sa mga bababa dyan, Windia na po, Windia. Alright. Para lang bas mga kakwintuhan ano. Ayan. Gerino na po. Sa loob na tayo ng NCR.
Pirino, doon ang baba natin. Papunta tayo na Maynila, kay lugar ni Yorme. Nadaanan natin yung Manila City Hall. Yan, nadaanan natin yung mga yan. Yung Jones Bridge, nadaanan natin yan. Tapos nadaan din tayo ng Lucky Chinatown. Yan. Ayan, so pababa na tayo mga kakwentuhan. Quirino Highway. Ayan. Yung taas na yon, padiretso pa ng Pampanga yon, panorte Balintawak. Doon Balintawak, exit yung taas na yan. Pag dumidire-diretso ka, pwede ka rin mag-exit doon sa nagtahan, exit. Ang lusot mo pa rin nun, doon pa rin sa may Mabini Bridge. Papunta naman yon ng, kung pupunta ka ng Siem Reap to, yan, doon po yon. Ayan. Para sa ating mga masisipag na driver dyan, pag tumungtong kayo rito sa lugar na to, sa Manila, kunting ingat lang po kasi talagang ang daming nanguhuli rito. Kunting pagkakamali mo lang po, talagang pag hindi ka nag-iingat, mauhuli ka po. Ayan. Lalo na po doon sa mga lugar na papasukin natin mamaya na talagang napakahigpit, ang daming mga enforcer na naka-standby. Yan, ingat po tayo dahil yun nga. Alam naman natin pag nahuli tayo, gastos 'yon. At saka abala 'yon, una-una. Kung halimbawa galing ka ng probinsya, ayan, let's say for example, galing ka pa ng Mindoro tapos lumuwas ka rito sa Manila, nahuli ka. Oh, ngayon, kukunin mo yung lisensya mo, magsiseminar ka rito sa Manila, at the same time, magbabayad ka. Oh, di ba? Grabing abala. Tapos, saan ka pa galing? Sa Mindoro pa. Mga ganon. Kaya, kunting ingat lang po talaga. Sundin lang natin yung mga signages. Yan, kung ano yung mga hindi dapat, yung mga bawal. Ayan. Eh kagaya niyan, no right turn on red signal, minsan kasi dahil tingin mo open siya, ayan, maluwag, open na open, walang harang-harang, ay po pwede ka nang lumiko kaagad dyan. Ayan, hindi po po pwede yan. Ayan, ayan, may mga signages naman, tignan lang natin kasi wala mang, sabihin natin wala man nagbantay dyan, pero yung mga cameras dyan, dami nakatutok, nakamonitor yan. Magtataka ka na lang, pinara ka na dun sa may unahan. Alright? Ayan, konting paalala lang po. Ayan, mga konting ano lang, tips po natin dahil yun na, sa tagal na rin natin na dumadaan sa lugar na to, kabisado na rin natin yung mga galawan dito sa lugar na to. LRT po yung sa taas na yan, yung LRT train po yan sa taas. City of Manila na po ito. Dadaan, dito po yung dadaanan natin,
PGH, ayan, United Nations, Top Avenue. May mga lugar na yon. Dito po yon. Mga schools, mga malalaking schools, ayan. Nandito rin po. Mga university, ayan. Dito po yan. Gaya po nito, Philippine Women's University. Ayan. Malaking school po yan. Top Avenue. Sa kahabaan ng Top Avenue. Ayan. Ayan. Philippine Christian University. Tabi-tabi po yan. Dito po yan sa may Pedro Hill. Itong lugar na to mga kakwentuhan, nung time din talaga na 2020, nung kasagsagan ng lockdown, walang kasasakyan-sasakyan rito. Gaya nga lang sinabi ko sa inyo, kasabay lang namin dito mga ambulansya, dahil yun nga, itong kahabaan na to, nandito yung PGH eh. Ayan, yung isa sa isang malaking hospital, yung government hospital natin. Dito. Yun yan. Ito na yan mga kakwentuhan doon, no? Dadaanan natin yung PGH. Ayan mga kakwentuhan, Philippine General Hospital. Yung pinakamalaking government na hospital sa buong Pilipinas. Ayan po yan mga kakwentuhan. Ayan. Ayan, PGH na po yan. Shout out sa ating mga nurses, mga doktor, mga medtech na talagang nagsiservisyo dito sa panahon ng pandemya, na nagsakripisyo. Sakripisyo yung kalusugan nila, siyempre, dahil ano sila eh. Sila yung talagang may contact dun sa mga may COVID, may mga virus, mga doktor natin, kaya saludo po tayo sa mga doctors natin, mga nurses, mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga frontliners natin. Ayan, maraming salamat po sa dedikasyon, sa serbisyo, ayan, sa walang sawang paikipaglaban, paikipagdigma dito po sa pandemic season, dito po sa virus na COVID-19 na ito. Dahil alam naman natin, kung wala sila, wala siguro, walang gagamot sa mga tao, walang may sakit. Ayan, ayan pala yung Manila Med. Ayan, dito din po yan. Shout out po sa ating mga frontliners. Mabuhay po kayo. Ayan po, Rizal Park. Rizal Park po, Rizal Park. Ayan, sa likuran po yan, yung kabila, yun yung harapan, nandun. Sa kabilang kalsada. Siguro minsan pag nagawin tayo ron, mag-video din tayo. Kasi alam naman natin, pasyalan natin yan dito sa Pamaynilaan eh. Kilalang pasyalan. Jan Binaril yung ating bayani.
si Dr. Jose Rizal. Ito yung kanilang City Hall, Manila City Hall. Ayan. 1939, binuild siya. Ayan. Manila City Hall. Ayan, mga kapintuan. Napakalaki niyan yung mga kapintuan. Lumang-luma. City Hall nila. Ito mga kapintuan, papasok na tayo rito sa ano, sa Laki Chinatown, Binondo. Ayan, tayuman itong daan na to. Ayan. Maganda. Ayan, Intramuros yan mga kapintuhan dyan. Intramuros. Ayan, magandang pasyalan din yan dito sa Luzon. At dalang araw, makakarating din tayo dyan, makakapasok din tayo dyan pag talagang pwede na mga ano natin yan eh, heritage site natin yan eh, sa Pilipinas, mga historical na mga lugar. Ayan, Rizal Park, Intramuros, mga historical. So on the way na tayo sa Jones Bridge. Ito, kilala din ito, Jones Bridge. Magandang tulay. Ayan po, ito na po yun. Ayan, Jones Bridge na po ito. Ayan, may mga magandang ilaw. Mga antique, mga sinaunang ilaw yun, mga kakwintuhan, mga design. Kung ano yung dating design, yan pa rin yan. So ito, papasok na tayo sa harap po. Ayan. Laki Chinatown. Arko ng pagkakaibigan, pagkakaibigang Pilipino-Chino. Ayan po, nakalagay. Pilipino-Chinese friendship. Arko na yun. Ano po, nasa ano na po tayo? Binondo. Welcome to Binondo. Binondo Church yung nandyan sa unahan. Binondo Church. Ayan po. Yung dalawang nagsanga na yan na daan mga kakwintuhan, yan. Papunta na yan mga kakwintuhan ng Divisoria, yan. Yan dyan. Divisoria, Tayuman. So tayo, dito tayo, Ongpin. Liliko tayo rito. Ongpin, bibili tayo ng alahas. Joke lang. Dito yung uwi natin. Papunta dun sa pinaparadahan namin mga kakwintuhan. So, welcome to Manila Chinatown. Dito na, dito yung mga nakatira, yung ating mga kaibigang Chinese, mga Chinese. Kaibigan natin mga Chinese, Chinese, Filipino-Chinese dito. Dito po yan sila. Ito yung sentro ng komersyo mga kapintuan. Dito yung mga kaibigan natin mga Chinese. Dito sila nagninegosyo sa lugar na to. Dito mga kakwintuhan, mga ka-idol, sa may party ng Santa Cruz, halos lahat mabibili mo rito. Anong gusto mong bilhin? Gamit o dito mga electrical supplies, ayan, mga mechanical. Basta ang dami rito mga kakwintuhan, kaya dito kami pupunta. Dito kami bumibili ng gamit sa kumpanya. Maluwag siya ngayon dahil maaga pa, pero maya-maya yan mga kakwintuhan, sobrang sikip din dito dahil sa sobrang dami ng tao dito. Talagang bumper to bumper ang mga sasakyan dito mga kakwintuhan. So ngayon dahil maaga pa lang, ano pa lang tayo,
6:56 pa lang. Kaya wala pa masyado mga tao. Yung mga namimili, paluwas pa lang yung mga yon. Dito mga kakwentuhan, ang dami natin mga nakakakilala rito. Iba-ibang lugar, mayroong parting Mindoro, dadayal sila, rito sila bibili, mamimili ng marami, dadalhin sa Mindoro. Kaya mga Batangas, ayan, bibili sila rito ng mga gamit, tapos ibibenta nila roon kasi dito talaga yung mura. Ayan, may mga taga Pampanga, taga Bulacan, ayan. Alos lahat dito ang bagsak, ang dami rito mga kakwentuhan. So bali, malapit na tayo mga kakwentuhan dun sa pinaparadahan natin. Ayan na yan mga kakwentuhan. Dito sa may Soler. Ayan, Soler Street. Ayan mga kakwentuhan, nandito na tayo. So bali, titignan natin kung ilang oras yung pinain natin sa biyahe. So ayan mga kakwentuhan, dito kami pumaparada. Ocean Palace. Ayan. Ocean Palace Marine Products. Lahat ng mga marine product, yung mga seafoods, nandyan mga kapintuan. Dyan mo makikita yung mga pating, mga malalaking lobster. Nandyan mga kapintuan sa lugar na yan. Oo. Dito din yan mga kapintuan sa ano. Yung mga marine product na yung mga kapintuan, galing pa ng iba-ibang probinsya like Palawan, ayan, marami Palawan galing eh, maraming mga seafoods. Paatras na tayo mga kakuntuan, tignan natin kung ilang minuto yung tinakbo natin. Alright mga kakuntuan, paatras tayo mga kakuntuan. So ayan, maatras na tayo mga kapintuhan. Pupwesto na tayo. So nandito na tayo, nakarating na tayo. So ayan mga kapintuhan, nandito na tayo, nakarating na talaga tayo dito sa ano natin, dito sa pinipwestohan natin, sa pinaparadahan namin dito sa may Soler Street. So bali, yung biyahe natin mga kakwentuhan, wala pang isang oras, 50 minutes lang po mula Laguna, mula Binian hanggang dito sa may Soler, sa may Santa Cruz, Manila. So ayan, ganun kabilis mga kakwentuhan, wala pang isang oras kasi ang dinaanan kasi natin is skyway talaga eh, kaya ganun siya kabilis. At the same time, maaga pa tayo umalis kaya wala pa din talagang traffic. Alright, ayan, nandito na kami. Siguro shout out na lang sa mga viewers natin dyan, sa mga ka-idol natin mga kakuntuhan. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please support my YouTube channel, Jeffrey Rodriguez TV. Ayan, maraming salamat po sa suporta nyo sa pag-subscribe sa ating channel. So click nyo na rin po yung bell button, nang sa ganun po, manotify kayo every time na mayroon po tayong bagong vlog, mayroon po tayong bagong updates sa ating pagbablog, pagbibideo mga kakwentuhan, mga ka-idol. So, dito na po magtatapos yung ano natin, yung video natin. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo palagi. Yun po yung ating bilin. Ingat po tayo dahil, yun nga, nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Hindi porket yung iba na baksinan na hindi tayo makakakuha ng virus, makakakuha pa rin mga kakwentuhan. Kaya nga magdobli ingat pa rin. As usual, kung ano yung nakasanayan, yung face mask, ayan, yun ang pinaka, yun nga ang ano natin, yung magmamask tayo lalo pag nasa labas tayo. Ayan, social distancing, huwag masyadong magdikit-dikit kasi alam naman natin doon natin nakukuha yung mga virus sa mga dikit-dikit. Alright? So, maraming salamat po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. And God bless po sa ating lahat.